Habang bata pa sa damuhan maghabulan, magtampisaw sa ulan. Ang pundasyon sa tamang paglaki, Pigrolac Premium Hog Starter Feeds. Siksik sa Pigro Builders para lumaking malaman, mabigat at hindi sakitin. Dahil minsan lang sila bata. Chika ko lang kung bakit ang tagal-tagal ko nang hindi nakagawa ng mga videos. Kasi, alam mo yun, graduating student tayo, ang dami nating commitments sa school, thesis and everything. Pero tapos na lang lahat at you know what? Sem break na namin. Kaya nga nandito tayo ngayon at nagpapahinga. Kasi syempre tao din tayo, napapagod, either sa school or sa trabaho. Kaya deserve natin to, itong relaxing place na to. Matagal na rin dinasundan yung huli nating gala, which is yung Tagaytay, di ba? Kung naaalala nyo yun. So, this video will serve as the episode 2 of Biglaang Trip, Puerto Galera. Since first time natin dito sa Puerto Galera, so ano ba yung mga pwede natin expect? Kasi syempre, sobrang ganda ng mga feedback ng tao dito. And it was my first time here. So, yung mga gusto kong patikman or try dito is yung snorkeling, syempre. Hindi nawawala tuwing nagbe-beach ako. And yung matikman ko yung exotic food nila na sea urchin. Kasi yun yung kilala dito. Parang crab. Ay, malakas makapagpano yung semester nila. Ay, we. Parang asang alige. Sarap. Siya pa. Morning guys, we're on our way to the water, ano, what? The sandbar. Mag-snorkeling na tayo today. Grabe, sobrang fresh ng umaga ngayon dito. Morning Mindara! Sunny fresh. Sila, mga kasama ko nagmamadali. Nandiyan yung service. Grabe, fresh air. Ang sarap dito guys. Sobrang saya dito. Eh, kasalukuyang nasa waterflow case na yung phone natin. Eh, syempre, budget ano tayo dito? Budget vlogging, wala tayong GoPro. Kaya, phone lang tayo and ano, waterproof case. Good send. Grabe, sobrang ganda. Sobrang lamig ng hangin. Sobrang sarap ng food. Alam mo yung pagising namin, meron na kaming breakfast agad. At sarap-sarap ng panin dito. Kasi, ano, parang bagong ani. Pero hindi ko alam kung narinig yung audio nito kasi nasa loob nga siya ng waterproof case. What's the good thing about here in the beach is that established na yung, ano, yung beach, which is very different from other places. Kasi hindi mo na kailangang magbaon dito kasi ang dami-dami ng mga kainan and very affordable naman siya. Lalo na yung mga yung accommodations and tours dito. Kaya it is really worth it. So update ko kayo guys. I will share my itinerary and budget tips and the links below and mga contact numbers na mga matawag doon natuluyan namin at sasabihin namin yung rate or experience namin doon sa tinuluyan namin. And syempre yung mga food dito, you should stay tuned tsaka yung mga pupuntahan namin sa mga tours namin. So ito yung mga kasama ko. Bakit ang judge mo?
chop. Check. Best food tasting na mga dishes dito sa Puerto Galera. So, kain tayo. So, it's dinner time na, guys. So, dito namin napag-deciden na kumain sa food trip sa with their affordable food. Ito yung mga food namin. Price range ng mga food dito is between starts with 130 to 250 plus. Tapos underage na siya, guys. So I can say na sulit na siya dito. And mabubusog ka na talaga. Kain muna kami. So yun, tapos na tayo sa ating water experience tour, ang snorkeling and yung island hopping natin na sobrang saya, guys. So before I end this video, I would like to leave this message to you na huwag tayo manghihinayang sa pera kasi hindi naman nababayaran yung experience. Life is too short, world is too wide. Deserve natin tong bakasyon na to kasi napapagod lang tayo either sa school or sa work kasi we did our best and we deserve this. So, this will be the end of my video. Don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my video. Bye! Stay flossom!